Good morning sa lahat. Tara, basa na tayo nating libro, guys. Magandang balita, Biblia. Today is 26 August 2024. Nandito tayo sa aklat ng Joel chapter 3 na hahatulan ni Yahweh ang mga bansa. Pakisabayan ako ng basa, guys, para pare-pareho tayo dito matuto. At saka, mas maganda pa rin yung tayo mismo ang magbasa ng salita ng Diyos kaysa yung sumali tayo sa kung saang-saang kulto na parang nalilihis na sa aral ng Diyos yung mga tinuturo. Mas maganda pa rin yung ganitong sarili na lang nating basa tsaka sarili nating pakikipag-usap kay Father God. Hindi yung parang umaasa tayo sa ibang tao na ganito-ganito, ililigtas niya tayo. Mas maganda pa rin yung tayo mismo sa sarili natin humingi ng tawad para patawarin tayo ni Father God at bigyan at magkaroon siya ng awa sa atin para tayo iligtas. Ganun lang siya kasimple. And then, siguro nakikinig kayo ng balita din, di ba? Kagabi, ang gulo-gulo nila, di ba? Ano na, nagrarally na sila. Ewan ko, bakit yan ang ano nila? Kung gusto nyong palitan ang gobyerno, maghintay kayo ng ano, ng eleksyon. Doon nyo ibuhos yung galit nyo. Huwag nyo iboto yung mga ayaw nyo, di ba? Eh, ngayon, pinipilit nyong tanggalin si PBBM, binoto namin yan eh. Tapos, tatanggalin nyo lang. O, diba, alam naman namin na hindi kayo sumporta o na pa lang. Tapos, ngayon kayo magtatanggal. Sino ba kayo para tanggalin yung mga binoto namin? May kanya-kanya naman tayo. Di, hantayin nyo yung 2028 para ilagay nyo yung manok nyo. Yung ano nyo. Tsaka, dapat talaga tanggalin na yung Senado kasi nga, mga humihingi yan sila ng tulong sa katulad niyan, humihingi sila ng tulong sa KOJC para iboto sila. Kaya ngayon, yung utang na loob nila, kahit na alam na nilang inano na ng korte na ano na pasagutin na si Kibuloy sa mga kasalanan niya, kung may kasalanan man o wala, dapat abogado at korte na niyan ang magdedesisyon, hindi yung mga tao na katulad niyan, hinahanap ng mga PNP, pinahihirapan lang nila yung PNP. Dapat yung 30 hectares na yan, nagagalugod na kahit paano yan ng mga ano. O kita mo ngayon, hanggang one-third pa lang, one-fourth pa lang nagagalugod ng ano. E syempre, maraming destruction, haharang-harang sila. Katulad niyan, kagabi, ano na naman, rally na naman, ang gulo-gulo na naman. Parang, alam mo yun, pinapahirapan nyo yung mga men in uniform natin. Parang ano, hindi ba kayo naawa sa kanila na nagtatrabaho ng dire-diretsyong oras? Tapos, dagdagan nyo pa ng ano, ng, yung, alam mo kasi, mas mahirap yung nagiging nagger kasi sila ninanag nila yung PNP. Sigaw sila ng sigaw. Tapos, alam mo, matuturiti sa inyo yung ano, yung PNP sa ginagawa niya. Kasi ikaw ba naman, halimbawa, ikaw, asawa na lang, tapos nagger yung asawa mo. Diba? Nagger siya. Hindi ka ba matuturiti niyan? So, dapat, i-ano nila yan. Maawa naman kayo sa PNP, ginagawa lang nila yung ano, tapos sa harang-harang kayo dyan. Ang daming distraction, tingin ko nga tactics lang yan eh. Para ano, para gumagawa sila, mayroon ang nagano na baka papatakasin na yan si Kibuloy. So dinidistract nila para mahati nga naman yung ano ng polis. Parang ganun lang yung nasa isip ko kagabi. Opinion ko lang yun kasi nanonood tayo eh. Tingin ko tactic lang nila yan. Para pag na ano nga naman nadidistract yung mga police, di ba hahatiin ngayon yung mga police sa halip na magbantay doon sa 30 hectares na yon na ano, kung saan man nagtatago si Kibuloy. Diyos ko, sa dami ng, sa laki ng area guys, tapos ang daming building, para lang sila nagpapatintero doon. Tago-taguan, di ba? Ang hirap kaya ng ganyan. Parang ano, dapat gumamit na talaga ng batas ng militar dyan. Hindi na po pwede yung binibaby nila yung ano. Kung halimbawa,
lahat yung mga leaders nagiging obstruction of justice, edi anuhin na rin nila, isama na rin nila sa sa pagreklamo na hinaharangan yung mga PNP. O, diba? So, yun lang. Natapos yung oras natin. Puro lang opinion doon sa pinanood natin kagabi. Pero dapat talaga batas militar na yan. Yung ganyan. Para, kasi kawawa din naman yung mga sasakyan na mga ordinary citizen naman na gustong dumaan doon sa kalye na yun tapos naharangan nga ng mga rallyista. Parang paano yun? Hindi naman kasali sa kanila, di ba? So yun, parang sabi ko nga ay batas militar na dapat yun para tumahimik yung lugar nila. Okay, dito na tayo sa... Kaya nga ngayon, yung lower house, gumawa kayo ng batas para i-implement ni PBBM. Magawa kayo ng martial law, tapos i-implement na yan ni PBBM. Kasi tiga-implement lang naman yung executive. Ang gumagawa ng batas, guys, yung lower house. Yung Senate, wag na yan dapat. Alisin na yan. Kasi, alam mo yung utang na loob, nakakainis kaya. Nakakainis yung puro na lang sila utang na loob dun sa mga hinihingian nila ng tulong financial. Diba? Tapos ngayon na, kailangan hulihin, hinaharangan din ng mga politiko. Kasi nga, may utang na loob sila. So, huwag na kayong tumakbo kung hindi nyo kayang i-finance yung sarili nyo sa pagtakbo. Hingi kayo ng hingi ng financial assistant kasi. Kaya, ayan. Yung kahit bagaano kalaking congregation, kahit bagaano kalaking grupo yan, huwag nyo hingian ng tulong. Kasi, kung talagang qualified kayo na mamuno sa bansa, iboboto kayo, hindi yung hingi kayo ng tulong na ngayong tuloy, sinusumbatan kayo, di ayan. Ayan, tuloy. Basta ako, para sa akin, kongreso na lang iiwan, kasi ultimo sa barangay, kilala sila. Samantala yung mga sinit, walang yan, guys, walang lugar. Kaya, puro lang sila hingi ng tulong sa katulad niya, yung grupo ni Kabuloy, humingi sila dyan ng tulong para iboto sila. Kaya kita mo, ngayon, isa sila sa balakid na na nagtatanggol kay Kibuloy. Isa sila sa balakid ng government na para maipatupad yung kasi haharangin nila, hindi nila pwedeng ipahuli si Kibuloy. Ganun lang siya. Okay, basahin na natin ang mabilisan, last chapter na itong Joel chapter 3. Hahatulan ni Yahweh ang mga bansa. Joel chapter 3 verse 1, sinabi ni Yahweh, pagsapit ng araw na iyon, pasasaganain ko muli ang Juda at ang Jerusalem. Verse 2, titiponin ko ang lahat ng bansa at dadalhin sa libis na ng Jehoshaphat. Doon ko sila hatulan ayon sa ginawa nila sa aking bayan, pinangalat nila sa iba't ibang bansa ang mga Israelita at pinaghati-hatian ang aking lupain. Verse 3, nagpalabunutan sila upang magpasaya kung kanino mapupunta ang mga bihag, ipinagbili nila ang mga bata bilang mga alipin upang ang pinagbilhan ay ibili naman ang alak at ibayad sa mga babaeng paraosan. Verse 4, ano ang ginagawa ninyo sa akin kayong mga taga-Tiro, Sidon at Philistia? Sinusuhulan ba ninyo ako bilang kapalit ng isang bagay? Kung gayon, mabilis ko kayong gagantihan. Verse 5, kinuha ninyo ang aking pilak, ginto at mga kayamanan at dinala ang mga ito sa inyong mga templo. Verse 6, binihig ninyo at inilayo sa kanilang bayan ang mga mamamayan ng Juda at Jerusalem at ipinagbili sa mga Griego. Verse 7, pauwiin ko sila mula sa mga dakong pinagtapunan ninyo sa kanila. Ipararanas ko naman sa inyo ang ginawa ninyo sa kanila. Verse 8, ipagbibili ko ang inyong mga anak sa mga taga-Juda upang ipagbili naman nila sa mga sabio. Iyan ang sinabi ni Yahweh. Verse 9, ipahayag mo ito sa mga bansa, humanda kayo sa isang digmaan, tawagin ninyo ang inyong mga mandirigma, tiponin ninyong lahat ang inyong mga kawal at sumalakay kayo. Verse 10, gawin ninyong tabak ang inyong mga araro at gawing sibat ang mga panggapas. Pati ang mahihina ay kailangang makipaglaban. Hindi na uso ngayon ang tabak, guys, sa gera. Heavy weapon na tayo ngayon. Yung tabak close encounter na lang yan.
Verse 11, pumarito kayo, kahit nga close encounter, ginagamit na, baril na eh, hindi na sibat. Sa gira ha. Verse 11, pumarito kayo agad, lahat ng bansa sa paligid. Kaya nga makikita mo guys kung gaano na sila katagal. Kasi tayo ngayon, nag-level up na tayo. Kumbaga sa new generation na tayo. So kumbaga ito mga to nangyayari to noong araw pa. Nang hindi pa high-tech tayo. Okay, verse 11, pumarito kayo agad lahat ng bansa sa paligid. Ulitin ko yung verse 10 ha. Joel chapter 3 verse 10, gawin ninyong tabak ang inyong mga araro at gawing sibat ang mga panggapas, pati ang mahihina ay kailangan makipaglaban. Verse 11, pumarito, huwag na Father God isama yung mahihina, kundi mahihimatay din yan katulad kahapon mga nasa front line. Diba may mga nahihimatay kasi pinagbantay nila ng walang tulugan. Kaya dapat hindi na isama yung mga ganyan kaysa ma-heart attack. Okay, verse 11. Pumarito kayo agad lahat ng bansa sa paligid at magtipon kayo sa libis. O Yahweh, ipadala mo ang iyong mga hukbo. Verse 12. Kailangan humanda ang mga bansa at magtungo sa libis ng Jehoshaphat. Akong si Yahweh ay upo roon upang hatulan ang lahat ng bansa sa paligid. Joel chapter 3 verse 13. Ubod sila ng sama, gapasin ninyo sila parang ohay sa panahon ng anihan, durugin ninyo silang parang obas sa pisaan hanggang sa umagos ang katas. Verse 14, libo-libo ang nasa libis ng Jehoshaphat, hindi magtatagal at darating doon ang araw ni Yahweh. Verse 15, hindi na magliliwanag ang araw at ang buwan at hindi na rin kikaslap ang mga bituin. Pagpapalain ng Diyos ang kanyang bayan. Verse 16, dumadagungtong mula sa bundok ng Zion ang tinig ni Yahweh, mula sa Jerusalem ang kanyang tinig ay naririnig, nanginginig ang langit at lupa. Subalit ipagtatanggol niya ang kanyang bayan. Verse 17, sa gayon, malalaman mo, O Israel, na ako si Yahweh ay iyong Diyos. Ang aking tahanan ay ang Zion, ang banal na bundok. Magiging banal na lungsod ang Jerusalem. Hindi na ito muling masasakop ng mga dayuhan. Verse 18, sa panahong iyon, mapupuno ng ubasan ang mga kabundukan, kabakahan ang makikita sa bawat burol at sasagana sa tubig ang buong Juda. Dadaloy mula sa templo ni Yahweh ang isang batis na didilig sa libis ng sitim. Verse 19, magiging disyerto ang Ehipto at magiging tigang ang lupain ng Edom, sapagkat sinalakay nila ang lupain ng Juda at pinatay ang mga mamamayang walang kasalanan. Nangyari kaya ito sa Ehipto, guys? Naging disyerto kaya ang Ehipto? Wala tayong alam kasi wala tayo doon. Okay, Joel chapter 3 verse 20 to 21. Ulitin ko lang yung verse 19. Magiging disyerto ang Ehipto at magiging tigang ang lupain ng Edom sapagkat sinalakay nila ang lupain ng Juda at pinatay ang mga mamamayang walang kasalanan. Verse 20 to 21, ipaghihiganti ko ang lahat ng nasawi, paparusahan ko ang sinumang nagkasala. Ang Juda at ang Jerusalem ay pananahanan magpakailanman at ako ay mananatili sa bundok ng Zion. So bukas na itong aklat ng Amos guys. Bye everyone. God bless.